Tuloy tayo sa ating second video. Okay. So, kanina, di ba? So, sana naintindihan nyo na ngayon. Okay. Paliwanag ko pa ng further. Di ba? Yung isip natin, yung mind, diyan kasi yung sabi kasi sa mga matatalino, everything starts in our mind. Kapag distracted ka na sa mga ginagawa natin na hindi tayo aware, na nasi-stress pala tayo, so, nagiging ano na tayo? Mapagod, so hindi ka na, pag mapagod ka na, hindi ka na makafocus, hindi na ka makakonsentrate, iba-iba na yung ginagawa natin, nalulung na tayo, hindi tayo nasanay tayo sa ating mga gawa, o di dati, kung may mga changes na pagbabago agad, plif, baliktad agad, wala, doon na, lungkot ka na, wala ka ng paglalapitan, kasi hindi natin alam na yung mga ginagawa natin minsan, tayo lang pala nagpapahirap sa sarili. Kung kalmado ka lang, focus ka lang, bigyan mo ng time yung sarili mo, pansinin yung ibang taong naninira sa iyo, i-improve mo yung sarili mo instead na magsismisan, kung maglikramo ka, di ba? Baka hindi natin alam yung problema, nagproblema din yung problema dahil rin sa atin, di ba? Yung ibang tao, yung mga kilala natin, di ba? Hindi mean nga, di mo napansinin yung iba na hindi ka na magrespeto. Nandun pa rin ang respeto, yung paggalang, paggawa ng kabutihan. Pero yung mga little problems minsan, pinalaki natin minsan, yung pinaulit-ulit sa ating isip, yun ang nagpapahirap sa atin. Na ano to yun, sa doktor daw na isang minute na lang magalit, 4 hours yung pagod mo. Imagine mo kung araw-araw ka nagigalit. Kasi pusoy ka, talo ka sa number mo. Yung tanong, ano bang karapatan natin magalit na wala naman talagang solusyon yan. Wala naman talagang formula yan. Nasabi nila, walang makapagsasabi. Di kung patry-try ka lang, di sayang yung number mo kung wala kang effort. So itong ginagawa ko, effort ko talaga to. Lots of many years testing trial. Pero yung mga trial ko, yung mga mali ko, nagkamali ako noon kasi hindi ko iniisip yung mga gawa ko. Plus, distracted ako sa mga, sa social media, hindi natin ginagamit ng tama, kahit ano na lang. Oo, hindi tayo focus, wala tayong self-investment. Sabi ko, importante pa lang word of wisdom, no? Kasi ano-ano lang pinanood mo. Kasi mas maganda yung pagpanood ng video mo, dapat pagpanood mo, pagkatapos, maganda yung pakiramdam mo. Maganda yung iniisip mo. Hindi yung puro ang tao kasi puro na natuto natin maglikramo na lang, maglikramo, parang victim sa mundo, parang victim sa sitwasyon, sa ating buhay araw-araw. Binigyan mo rin tayo ng kaalaman sa langit na makasolve sa ating problema. Parang try natin na paawa-awa tayo. Ako din ako maawa sa paawa-awa kasi alam ko, tayo lang gumagawa sa ating destiny. Oo, destiny, ano bang mga sabi ng iba. Siyempre kung i-counter mo yun, saka isipin mo anong makaganda para sa sarili mo, silence, saka smile mo, tahimik ka lang, saka smile, saka peace of mind, at saka time, yun ang best weapon natin. Yung oras, at saka yung pasensya, patience. Kung wala tayong pasensya, di natin makaya yun lahat ng bagay. Kung wala pa akong pasensya noon, hindi ko ito magagawa, hindi ko ito ma-share hanggang sa ngayon. Dahil yung mga ginagawa natin noon, yun ang nakaka-epekto sa present, pero hindi mean na hindi na natin kaya natin mabago yung sitwasyon sa hinaharap. So doon, huwag kang malungkot sa future, tsaka huwag kang magalit sa past. Kasi past is past na eh, parang river lang yan, dumadaan eh. Kailangan mo na talagang i-adjust ang sitwasyon. Life is flowing. O yung flowing, yung sapa, yun ang ating isip, yung tubig, yung isip natin. Padaloy lang natin yung isip kasi yung iba binabara, lagyan ng galit, mga inggit, yun. Yun ang napapahirap sa ating isip. Pagtingin mo lang sa number, wala na, hirap ito. Yung paglikramo mo, yun ang mga hindi mo naintindihan. Dalawa lang yan. Baka distracted ka or yung ego mo. Yung ego, yung sarili mo na medyo may ano, makasarili. Yung tao talaga is nature talaga tayo na matulungin, maintindihin. Kasi sa tuba, dami-dami ng information eh, binibigay sa real world eh. Hindi ito real world naman ito lahat eh. Yung nature world, saka yung modern city world natin. Diba? Lahat, nandito na lahat. Pero bakit puro nagsasuffer, puro naglulungkot? Kasi
yung mga attachment natin, sobra tayong desire, gusto ko ito, gusto ko to, sobrang attached. Kung masira yung bagay o tao na nawala sa atin o ano, malungkot ka din. Minsan, kung hindi mabubuon, namamatay. Disapol-diapol yung iba. Namatay yung kanilang sawa. Din ilang taon, namatay din sila kasi sa kakalungkot. Okay? Yung mindset, yung isip natin, nakakahil yun o nakakamatay, depende sa ating iniisip. Yung sitwasyon na nangyayari sa mundo, hindi yun nakakamatay sa atin. Sapol, itong number na ito, napusoy ka, natalo ka. Do you think, apagkapusoy, yung paggalit mo, tutulong ba sa problema mo? Yung nalungkot-lungkot ka, pahinahina tayo? Hindi yun tutulong sa atin. Bali na ito, nagigit tayong victimize sa ating mga sariling isip. Na drama ba? Drama sa ating sarili. Na-manipulate na eh. Napa-playing victim tayo sa sarili. Hindi ko naman sinasabing perfect ako. Wala namang perfect na tao. Langit lang. Yun ang minsan na pag ang isip mo hindi kalma, siyempre maapekto na yung lahat. Katawan mo, yung sinasabi mo, lahat-lahat, aapekto na yan. Katapos, sunod-sunod ang problema. Cycle-cycle na yung problema. Hanggang kung mahina yung spirito mo, yung iba nagpakamatay. Suicide na. Kasi nakita niya na puro blame na lang, puro itong mga sinasabi ng iba. Pare din sa ibang video mo, di ba? Sa iba. Bakit ito ako, iba ako sa ganito? Kasi gusto ko pagbabago, guys. Gusto ko parang pagbabago sa number. Hindi ko naman sinasabi silang mali sila. Gusto ko lang na may pili ang ibang tao. Hindi ako copycat lang. Gusto ko na alamin ang ginagawa. Hindi ko sinabing perfect. Perfectong angle, guys. Minsan, yung pag-intindi natin, pagtingin sa isang sitwasyon, hindi natin matama minsan, di ba? Oo. Pero hindi ko pinapromise na lagi tayong mananalo, ha? Ganito. Wala. Walang vlogger na ganun. So, yung iba, tsambahan lang yun. Okay? Lakas ng loob lang. Kasi, baka ito talaga yung mga sinasabi ko. Distracted ka na. Hindi ka na makafocus. Likramo ng likramo tayo. Sa Christmas lang, bakasyon lang tayo masaya. Pero deep inside pala, may problema pala. Hindi natin alam ang gagawin natin. Yun. Yun ang mga iniisip natin. Nagpapahirap lalo. Then, parang nabaon na ba? Tumatagal na. Then, walang taong nakakorek sa atin. Di pagtanda natin, may mga gusto tayo. Kasi gusto natin yung naghihirap tayo sa real world. Naghihirap tayo. Nag-escape tayo sa isang bagay. Then, pagkatapos, pagpunta sa number dito, gusto mo mag-escape, gusto mo mag-explore, then nakaharap ka ng bagong sitwasyon na parang ganito, o siyempre kung hindi mo mag-gets agad, magagalit ka, di lalo kang mawawala, di ba? Ganun lang din, kailangan mong itindihin bakit. Kasi minsan wala nating awareness na yun lang, minsan lang pala yung sarili natin, di ba? Iniisip lang natin yung iba, sinasabi ng ibang tao, ito, mahirap to, ito. Dina-judge na, di ba? Hindi pa natin na-try. Di ba? Before you say, think. Before you earn. Before you spend, earn. Before you live. Before you die, live. Before you... Yeah, ganun ba? Na, bago tayo magsabi, itry muna, di ba? Kung tama ba ito. I-check mo, i-evaluate mo kada video kung sino ba ang nagtuturo o ganito. Nasa iyo na yan ang papili ng tao. Hindi naman tayo namimilit eh. Diba? Sinasabi ko naman full details sa 2025 3D Sweaters Tutorial Forever. Diba? Sinasabi ko naman kung ano ba talaga ang sinasabi ko. Oo, kasi ano ito on the spot. At saka kailangan natin na ma-improve ba sa maintindihan natin to. Kailangan mo na malinis yung inner self natin, yung kalob-kalooban sa ating isip, sa sarili natin. Kasi baka yun ang problema talaga, distracted ka. O siguro, hindi ka masaya, o baka nalungkot ka, o marami kang pinoproblema. Oo, normal naman yon, pero maghanap tayo na paraan na ikaw lang makakatulong din sa sarili mo. Oo, di ba? Itong number, marami namang gumaganda ang buhay nila kasi ninanalo sila. Then kitayo, sumasabay lang din, di ba? Copy case, copy pat, ano lang ba? Copy lang tayo ng sa iba. Diba? Iba-iba naman ang paraan ng tao saan sa maghanap ng paraan eh. Diba? Sa trabaho, ang iba nag-iipon, ang iba
Si Suertres, oo, kan marami namang gumanda ang buhay, pero hindi lahat. Kasi hindi lahat gusto magbago yung isip nila. Hindi nila gusto magbago yung mga ginagawa nila. Di sila kaila. Di, ayaw nila mag-research. Busy tayo sa mga politiko. Sa mga problema sa ating paligid. Paligid-paligid. Then, ganun. Ako, BBM lang ako. Pero isipin lang natin ba na bakit ka nagproblema? Bakit di mo mag-gets? Diba? Pwede ka naman mag-comment dito sa akin. Diba? Kung ayaw, kasi habol lang habol, kasi ikot-ikot ng ikot eh. Habol-habol lang tayo sa ating gawa. Kasi itong modern city world, gawa lang natin to, galing to sa nature. Itong city na to, galing to sa lupa. Damuhan ito. In-improve lang sa tao, galing din sa environment. May mga halos sama-samang science. Then, ginagawa natin, lugar natin to. Sa ating lugar, maraming school, maraming na hanggang dumadami din. Pag hindi tayo sanay maging tawag ito, yung mga same style mo sa peace of mind, plus hindi ka military style, hindi ka matapang, hindi, kailangan mo matapang dito. Kailangan ka matalino, nag-iisip, advance, para makaiwas sa problema. Then kung, then dito tayo nag-escape, then na-shock ka, tawag ito, culture shock. Oo. Yun naman talaga guys, intindihin nyo sana yung video ko. Freestyle lang to, okay? Okay, hindi ko gusto magaya-gaya ako. Kung may magawa ako, gagawa ako ng paraan. Diba? Ganun lang din sa buhay. Kailangan lang talaga i-calm yung isip natin. Yung isip, yung isip natin, yung tawag ito, diba, the engine, yung pag-active ng yung isip, yun ang mind, yung pag-iisip mo. Mag-activate na. Kasi bago ka mag-isip, kailangan may physical form ka, brain. Then yung mind, yung iniisip mo, yun ang mind. Yung physical brain, yung utak. Hindi wala, kailangan ng physical thing para mag-function yung mind. Kapasok yung spirit. Ganun lang din. Medyo, kailangan na talaga natin ng mataas yung spirito natin, yung mind natin, para maintindihan ito. Oo, pasensya na ha, kasi medyo mataas talaga to na level. Oo, so sana ganun lang. Yung number natin ngayon, ito. So, intindi ko, ating nalang ipaliwanag na natin sa next video. Okay, kung paano to. Okay, sa 24 ngayon, so medyo masaya, maaga yung draw ngayon. So, yun lang. Okay, paliwanag natin kung paano pipili at saka i-analyze. So, thank you so much. I'll see you in the next video po.